Pero mga smart, smart yes. Load, PLDT, o mga may-ari ng mga telco, mahiya naman kayo. Sa buong mundo, tayong pinakabagal, pinakamabagal. Tapos ang laki-laki pa ng sigil nyo. Hey mga chong, good day. Welcome sa panibagong video natin today. Ang tatalakayan natin ngayon is about dun sa nahack na Twitter account ng PLDT. So before all of that, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, so please do subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa bago nating video. So, no, for me, ito sarili ko lang opinion to guys. Just want to give my insights lang about sa nangyari. So, ayun. So, first things first, hacking is an illegal talaga. Kahit anong gawin mo, kahit napakalaki ng galit mo sa PLDT because of the service they give, even though napakalaki ng singil nila sa internet connection natin, pero illegal talaga yung hacking. So this anonymous group ni-hack nila yung Twitter account ng PLDT. So for me, even though it's illegal, but it's a warning kasi anonymous group is for para sa masa kasi. Gusto lang nilang iparinig yung hinanakit ng masa. Even napakarami ng mga tao na nagre-reklamo sa PLDT. But still, parang wala lang sa kanila. Hindi nila pinapakinggan yung mostly ng mga customers nila na dapat is yun yung boss nila kasi yun yung nagbabayad sa kanila. This group, anonymous group, parang binibigyan lang nila ng warning. Wala naman silang ginawa. No? Nag-post lang sila sa Twitter account na na-hack nila yung Twitter account ng PLDT, pero despite all of that, wala naman silang ginawa na actions para to bring PLDT down. It's just warning. For me, kahit legal yung pag-hack, pero para naman maparinig yung voice ng mga tao na ano dapat gawin ng PLDT, lalo na ngayon sa pandemic kasi most of frontliners is hindi nakaka-uwi sa mga bahay nila. Yung ginagawa nila is video chat, they're using internet. Anonymous wants PLDT to do their job lang naman. Uy, mga chong, dapat naman yung internet natin, ganito, ganyan. Kasi yun yung ginagamit ngayon, lalo na pandemic, kasi yung mga tao hindi alas makalabas. So, yeah, our frontliners used video call para to connect with their loved ones at home. Tapos ganun pa yung ginagawa ng PLDT. Despite all of that, even it's illegal, yes, literally illegal talaga yung pag-hack. Just want to know people na huwag naman natin i-wish na to bring PLDT down. Siguro, they take an action. Gagawa na naman sila, naman siguro nila ng action yon. So, magsilbi na lang yung warning. So, tayo mga tao, let's stay out of it na lang. So, let anonymous group handle those things. Tayo, let's just comment na lang or what. Pwede kayo magbunye, but yung isipin mo or gusto mong madown yung isang big company, isusupply ng internet connection natin. Yes, medyo tagilid yung service nila, but wala tayong magagawa. So, siguro, as of now, may gagawin na sila dahil dun nga sa ginawa ng anonymous group. So, let's just hope na maging okay na yung service nila. At saka, I hope it's a warning na din sa other ISP like, you know, Globe, Hello Globe. Siguro magsisilbing warning na din yun na there's group that watching them na kahit yung mga tao hindi nila pinapakinggan, may nagbibigay ng warning sa kanila na, oh hey guys, those people are your boss, so dapat pakinggan natin sila. I just hope okay yung lahat. Despite all of that, na balik na naman din yung account na Twitter. So, sana susunod, si PLDT is makinig na sa hinaing ng mga tao, ng mga customers nila. I hope PLDT, it's a lesson sa kanila. Hindi nagbubulag-bulagan yung mga tao. So, that's a wrap guys. Please do like, comment, subscribe. Peace out. Mabagal kayo. Ipa-stop na siguro natin yung mga telco nyo. Palitan ng iba na mas mabilis at mura.